So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat, mga kababayan? How are you today? How is your Saturday morning, mga kababayan? So I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po na hindi nyo nakalimutan ang mag-pray ngayong araw kasi yung prayers, mga kababayan, very important ho yan. At saka yung prayers ay very powerful ho yan, mga kababayan. So please, don't forget to pray always every day, okay? So kahapon, mga kababayan, pasensyahan nyo po kasi hindi nakapag-vlog si Sir Ivan. Medyo medyo late na kasi natapos yung yung celebration namin dito sa birthday ni Sir Ivan. Alam nyo, mga kababayan, late na. At saka meron nang dumating mga after 12 midnight na yata yun. Makasamahan po ng aking asawa, mga kababayan, kasi meron silang pinuntahan na lamay. So nang tapos doon sa lamay, bumalik sa rito sa bahay, kumain sila, mga kababayan. So medyo late na po natulog si Sir Ivan. At saka kinamaga naman po, in the morning, meron kaming binisita na isang relative. So, hindi po nakapag-vlog si Sir Ivan. Pasensya po, pasensya. So, anyways, gusto ko lang po na magpasalamat sa lahat na nag-greet sa aking birthday. Thank you so much. Na nag-greet dito sa YouTube, pati rin po doon sa Facebook account, mga kababayan. So, thank you so much sa lahat na nag-greet kay Sir Ivan. Also, i-greet po natin ng happy birthday sa mga nakasabayan po na nag-celebrate ng birthday ni Sir Ivan. So, meron po belated happy birthday nga pala. Pasensyahan niyo po, hindi ko lang nakuha yung mga pangalan na, mga kababayan, pero you know who you are. So again, happy birthday po sa inyo, okay? So mga kababayan, isa po sa tipong usapan ngayong araw, itong nakakagulat na meron pong namatay doon sa Cebu City, mga kababayan. I think you already know the balita na kung saan yung number one kritiko po ni Gobwin Garcia namatay, mga kababayan. Yung si Doktora Rowena Burden, kilala ba natin siya, mga kababayan? Diba si Burden po yung nagpakalat dito ng balita na ito daw si Gobwin Garcia ay merong boylet, mga kababayan. Naalala ba natin yan? At saka kinasuhan nga ng cyber libel ni Gobwin itong si Burden, mga kababayan. Kinasuhan po siya ng cyber libel. I think that is last September yata yon, if I'm not mistaken. Pero before ko magpatuloy po sa balita po ni Burden, babasahin ko lang muna yung balita kasi para hindi tayo mapagsabihan dito na fake news, mga kababayan. So ayon dito sa balita, doktora na basher ni Cebu Gobwin Garcia deadbolt sa atake. Bay, grabe naman captions. Deadbolt talaga sa atake. So babasahin lang natin po yung content, mga kababayan, konteksto. Pumano na si Dr. Rowena Burden, isang kilalang kritiko ni Cebu Gwendolyn Garcia. Si Burden, 58 taong gulang at namatay sa atake sa puso nitong Biyernes. So kahapon, mga kababayan. Siya ay isang kilalang kritiko ni Garcia, particular na tungkol sa paghawak nito sa COVID-19 pandemic sa Cebu. Kahapon lang ay nakapag-post pa ito sa Facebook at may ibinahagi pang mirror selfie kung saan ibinida nito ang kanyang outfit. So ayon doon sa mga comment, mga kababayan, ng kanyang pamilya, sabi doon na kinaumagahan daw o umaga pa lang medyo nanakit na yung left side chest ni Burden, na kung saan after that na-paralyze daw ang kanyang left shoulder, mga kababayan. So isinugo na nila sa hospital. So doon sa hospital, hindi na siya nakasurvive sa kanyang second wave po na atake. So yun po namatay po si Doktora Rowena Burden. Dito po sa issue ni Burden at saka ni Gobwin Garcia, marami talagang nagulat, mga kababayan, kasi marami pong naghihintay sa next na pasabog nito po ni Burden. Kaya lang naputol, mga kababayan, kasi nga namatay po si Burden, 'di ba? Sabi niya, at naalala ko last September, meron siyang sinabi dito na ayon po sa post ni Rowena Burden, it is checkmate.
Gobwin Garcia resigned. I am giving you until the end of September. I will schedule a press conference for September 30 and the whole of the Philippines and the rest of the world will know the details of the rotting mess whom you really are. If you will not initiate proceedings to resign, this will be the biggest political scandal that the Philippines has ever been seen or heard of. It is up to you if you will be narcissistic enough to expose your children and grandchildren to shame and public. At saka karagdagan po sa kanyang post, mga kababayan, gusto niya ipakita dito na sabi niya makikita na lang daw this coming 2025 yata, if I'm not mistaken, kasi may plano po si Borden na tatakbo, mga kababayan. At saka nabasa ko rin po sa ibang mga comment ng mga ano, ng mga taga Cebu City, itong si Borden, meron siyang parang dito na sabi niya na meron siyang ipapasabog po before darating yung 2025 na election, mga kababayan. Well, kaya lang hindi natin inasahan, merong nangyari, namatay po si Borden, mga kababayan. So sayang po kung ano yung pasabog na hinintay dito ng mamayang Pilipino tungkol dito kay Gobwin Garcia, mga kababayan. Sayang eh. So anyways, that's life talaga. Pero maraming nagsasabi dito, mga kababayan, wala ba dang foul play? Well, dito po sa mga haters ni Gobwin Garcia, at saka doon rin po sa napalabas na mga hindi maganda na opinion, at saka very speculative po na mga statement, mga kababayan, tatanungin nila yung ano yung pamilya po ni Rowena Borden, kasi nagpalabas naman sila ng statement, mga kababayan, di ba? Pero sayang na sayang talaga eh. Ito yung mga pasabog talaga na hinahintay po ng taga Cebu City. Totoo yan, marami akong nabasa doon sa comment, mga kababayan. Hinihintay talaga ng Cebu City kung ano yung pasabog na sinasabi po ni Rowena Borden. Okay, so forward rin po tayo, mga kababayan. Dito rin po sa nakakagulat talaga na balita tungkol po kay PBM, tungkol dito sa Marcos administration. Well, ano yan, Sir Ivan? Alam nyo, mataas po yung overall survey rating dito kay PBM, yung approval rating, mga kababayan, ng buong Marcos administration. Well, ilan bang buwan or taon na, mga kababayan, na sinisiraan nila dito yung Marcos administration? Sabi pa nga nila, yung pamumuno daw ni PBM walang kwenta, mga kababayan. Yung Marcos administration, wala daw nagawa na maganda sa Pilipinas, hindi daw bumaba yung presyo ng ng mga bilihin dyan sa Pilipinas, at hindi rin po daw umangat yung pamumuhay sa Pilipinas. Yan po mga paninira nila sa Marcos administration, mga kababayan. Pero ano ba ang nangyari dito? Kung titingnan nyo yung inilabas po na na rating or survey rating ng publiko, well, kilala naman natin kung sino po yung may-ari ng Publicos Asia, mga kababayan. Diba si Malu Tikia, DDS, mga kababayan. Pero kahit anong gagawin dito ni Tikia na magkaroon dito ng survey tungkol dito sa pamumuno po ni PBM at saka ng Marcos administration, hindi nila napabagsak, mga kababayan. Mas lalo pang tumaas. At hindi o yan, masasabi po ng mga DDS po, ng mga rabid, yung mga anti-Marcos ng mga DDS na nabayaran dito si Malu Tikia. Kasi siya po DDS, mga kababayan. Which means yung mga ang mga taong bayan na ang nagsasabi dito na maganda po ang pamumuno ni PBM. Nakikita nila yung proyekto, nakikita nila yung pag-angat po ng ekonomiya sa Pilipinas. Lalong-lalo na kung paano na-handle yung inflation sa Pilipinas, mga kababayan. So hindi nila napigilan po yung mga tao, maganda po ang ibinigay na rating ng mga tao, mga kababayan. So sa previous po na quarter na kung saan nakuha po yung Marcos administration ng 53%, mga kababayan. So end of the year na survey na nakuha po yung Marcos administration si PBM ng 61%, mga kababayan. Diba? Maraming nagulat talaga eh. Hindi sila makapaniwala dito na tumaas po yung rating ng Marcos administration. Kasi nga, diba? Maraming batuhan dito between po sa mga Duterte at saka dito rin po sa mga maka-Marcos, mga kababayan. Kitang-kita ho yan ng mga Pilipino. So good job dito sa Marcos administration. At before tayo magpatuloy po sa ating balitaan, mga kababayan, please allow me to acknowledge some of our viewers. Pasalamatan natin ang nagbigay ng super thanks. Thank you so much kay Ma'am Sally Kapili, nagbigay sa atin ng $3. Thank you so much also ang nagbigay
sa atin ng Super Thanks si Ma'am Jeline Quezon, nabigay sa atin ng 50 pesos. Thank you so much. Also, acknowledge na po natin ang ating top 5 commenters sa ating last vlog. Nandito sa ating listahan, mga kababayan, hi to Ma'am Shane Sibal, Amy Joaquin, Raul Balyarta, Ieng Gimentiza, and Maria Cristina Manimbao. Also, hi sa ating mga early birds, sila si Ma'am Maricres Hernandez, Lynn Gonzalez, Blessy, Karunan, Boss Estela, Zenny Hattori, Nonoy Florin Hills, Christina Dapitan, and hi to Ma'am Angelita Holsinger, Gaga Canoy, Abraham Uwanes, Teresa De La Cruz, Gina Orpelia, and hi to Ma'am Rosa Agonsaga. Siyempre, i-welcome po natin ating mga pinalangga ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin, mga kababayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalists. At siyempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you today, mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Uniteam supporters! And of course, thank you so much sa mga returning viewers, mga solo supporters ito na Sir Ivan, mga suki ito sa channel, thank you so much. At lalong-lalo na, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Also, welcome rin po natin ang ating mga new subscribers. Mga bagong pasok sa ating channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so patuloy ito yung makabayan. Pag-usapan din po natin itong ginawa na charter chains ng kamara, pati po itong plano ni Ruben Padilla na kung saan gusto niyang padagdagan po yung bilang ng mga senador, mga kahabayan. Diba ang ating current senador is 24 ho lahat? Gusto niya maging 54 daw lahat, mga kahabayan. And also, pati rin po yung mga senador, gusto niya padagdagan niya ng term. Yan po ang kanyang final na resolusyon. Gusto niyang may isang request dito na padagdagan daw ng bilang ng mga senador, pati rin po yung term po ng mga senador, mga kabayan. Meron pong sumapalpal sa kanya. Ipapakita natin yan. E also, si Ruben Padilla pa rin po. Pag-uusapan natin kasi ayaw na ayaw niya at saka meron siyang duda dito daw sa mga witness ni Senator Risa Hontiveros tungkol ito sa plano na Senate probe. Ipa-imbestigan dito si Pastor Kibu uloy, mga kabayan. Gusto niya daw mag-participate dito. Gusto niyang tingnan kung talagang nasasabay ba daw ng totoo itong mga witness ni Risa Hontiveros, mga kabayan. Alam niyo, nararamdaman ko dito na parang ayaw po ni Senator Ruben Padilla na matuloy itong Senate probe ni Kibuli, makaabayan. Kasi ayon sa kanya na itong mangyayari daw na Senate probe next year, sumunod lang daw dito sa mga Amerikano, makaabayan. 'Di ba ang nagkaso dito kay Pastor Kibuloy, yung FBI sa US. Pero ayon po kay Senator Risa Hontiveros pati po ni Pimentel, ang mga witness ni Risa Hontiveros ay nandito daw sa Pilipinas, mga kabayan. Hindi lang po yung nandun nagkaso doon sa US, mga kabayan, kundi meron rin po mga witness na nandito sa Pilipinas. So that is very exciting talaga. At meron namang sumupalpas sa kanya, mga kabayan. Mamaya ipapakita natin yan. And also, pag-uusapan rin po natin itong unahin natin, mga kabayan. Nakusan, I think alam na po ninyo na nagkita-kita po yung mga DDS supporter doon sa korte, mga kababayan, na kung saan sinuportahan nila si FPRD mag-file po ng kontrasalaysay dito sa final po na kaso ni Franz Castro. Nagpang-abot nga yung mga supporter ni Franz Castro, mga kababayan, yung mga makaliwang grupo, pati po yung mga DDS supporter. Well, hinayaan ko na lang. Kaya lang, doon po sa isinagawa na vlog po ni Bisdak, pati po ni Badong Arateles. At saka nakita ko rin po yung mga vlogger na sumama doon, maraming ang vlogger eh. I think parang mas marami po yata yung mga vlogger kaysa sa mga silent supporter po ng mga Duterte, mga kabayan. Yung mga sumasama lang po ng mga rally-rally. Tingnan ko mas marami pa yung mga vlogger. Kaya lang kung bakit gumanon ang aking tenga, mga kabayan, idinamay na naman nila si PABM. Pero hindi ko masyado narinig doon kay Badong Arateles, doon ko narinig kay Bisdak, mga kabayan, na kung saan yung sa likod ng kanyang kamera, di ba, napakita siya doon sa mga nagra-rally, mini-rally doon tawag na noon eh. Meron siyang nasabi doon tungkol dito kay PABM, tungkol dito sa mga Taliano Gold, at tungkol po dito kung bakit daw nagkalabo-labo
itong Unity mga kaabayan, parang hinayaan na lang daw ni BBM na mangyari daw kay BB Sara na para siyang ano, parang sinisingle out sa dito at sinisiraan daw si BB Sara at pinopolitika na ng kabilang grupo. Hindi daw, walang ano, parang hinayaan na lang daw ni BBM, parang gusto pa daw ni BBM mga kaabayan. Well, kung gusto dito ni BBM, hindi na sana nagsabi si BBM or nagpalabas po ng statement during po sa kanyang interview na tinanong siya tungkol doon sa may planong babagsakin si BB Sara mga kaabayan. Yung plano po na i-impeach daw dito kay BB Sara mga kaabayan. Kung walang pakialam si BBM, hindi sana siya nagsasalita tungkol kay BB Sara mga kaabayan. Diba? So, ipapakita ko muna sa inyo yung vlog po na, no, ni Badong Arteles at saka kasama niya doon si ano, nakasama niya si Bisdak, nakasama niya si Barak, pati na po yung ayun, yung vlogger na lagi pong nakatakip yung mukha mga kaabayan. I think kilalang-kilala niyo po yun, na kung saan takot na takot talaga dito mapakita sa kanyang mukha. Pero yung mga ganyan mga vlogger, hindi sila mga makatotohanan mga kaabayan. Nagtatago ka sa likod ng face mask para hindi ka makilala. Kami nga dito napapakita, lantaran kami nakita yung mga mukha namin dito, na kahit marami kami mga haters dito at saka yung iba yung namimessage sa atin na hindi na maganda, meron na mga threats dito, nagpapakita at napapakita pa rin po si Sir Ivan, hindi kami takot. Pero meron pong isang ano, isang DDS vlogger na lagi pong nakatakip ang kanyang mukha at meron siyang sunglass mga kaabayan, takot na takot eh. Okay, so dito muna tayo sa vlog po ni Badong Arteles, na kung saan napansin ko dito kay Badong, pati rin po dito kay Bisdak mga kaabayan, sabi nila kasi daw walang bayad daw yung puputan nila doon, pero para silang nagsisisi na naputa doon walang bayad mga kaabayan. Well, ayaw kong sabihin dito na sila ba nabayaran or hindi, kayo na lang po ang humusga dito mga kaabayan. So for more details, let's watch this. Narco ICC! Labas na kayo lahat ng mga nabudol dito. Oh, lahat ng mga vlogger. Badong! Bumawi ka, Badong! Bumawi ka! Reminder lamang po, paalala lamang po, hindi po kami mga aktivista. Hindi po kami mga traditional activist. Kami po ay mga gumas ang kaisipan at kising sa katotohanan. Kami po ay may malasakit lamang sa bayan at mamamayan. Hindi po kami pera-pera dito. Hindi po kami hindi ba to? Kutya mali ako na napuntaan na. Ay pusang loob na walang import na pera. Ayan dito, walang kayo. Mali ako kami nang punta. Walang pera-pera dito. Mali pala. Mali punta na. Hindi po kami pera-pera dito. Ay hindi pa to. Kutya mali ako na napuntaan na. Walang pera-pera dito, man! Mali pala! Mali punta na! At saka doon rin po sa kanyang next na live mga kaabayan, na kung saan pinapasalita po itong si Badong. Kasi after po doon sa nagsalita ng isang kahawak po ng microphone, pinapasalita po doon si Badong mga kaabayan. So sa next po sa kanyang live, after how many minutes lang yata yun, pinapasalita na naman siya. Pero sabi niya, ay bayaran niyo ako ah. Dapat may bayad na daw. Napapansin ko lang itong si Badong mga kaabayan sa kanyang live, na kung saan parang hindi siya happy kapag walang nagbibigay sa kanya ng super thanks. Napapansin ba natin yan? Well, hindi ko yan sinisiraan ha. Yan lang po aking nakita mga kaabayan. Itong si Badong kasi, napapansin ko na mga kaabayan lately na pinagbabangga na niya dito yung Marcos at saka yung mga Duterte. Napansin ko lang, isa siya dito sa kilalang kilala po ng mga vlogger ng mga Duterte, na kung saan sabi niya sinusuportahan daw niya si PBM. Pero kapag iisipin natin at intindihin natin ang kanyang mga sinasabi mga kaabayan, yung kanyang point, kasi nga sabi niya wala na daw ang unit team. Kasi yung kayo team ngayon, ang kayo unit team ngayon ng pangulo ay iba na daw mga kaabayan. Meron siya mga pasaring
dito na kung saan siyempre magagalit po sa Marcos admin, magagalit po ang kanyang viewers kay PABM, pero Kat lagi niyang sinasabi ito na suportado niya daw si PABM, pero kitang-kita ho yan ni Sir Ivan na pinag-aaway niya yung Duterte at saka yung Marcos, mga kababayan. Well, hindi ako nagulat doon sa pinagagawa po ni Madong, pinagagawa po ni Bisdak, ni Barak, or yung PH update ba yun. Dito ko nagulat na biglang lumantad po si Ma'am Oropesa na ngayon ay isa ng DDS supporter, mga kababayan. Well, mapakita ko lang sa inyo yung balita na kung saan ito po ay nagpapatunay na ito ngayon si ano, ito ngayon si Ma'am Oropesa, isa ng DDS supporter, mga kababayan. So for more details, let's watch this. Buhay na naman ang dugo ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang magpang-abot ang mga ito at mga kaliwa. Narito ang balita ni MJ Mondeja. Ganito sinalubong si ACT Teachers Representative Franz Castro pagbaba nito ng sasakyan sa Quezon City Prosecutor's Office. Napuno ng kansyaw at sigaw si Castro mula sa mga anti-CPPNP-NDF, mga supporter na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya mga makakaliwang miyembro ng ACT Teachers, pahiya sa mga supporter ni FPRRD. Maaga mga supporter sa Quezon City bilang suporta sa paghahain ng counter-affidavit ng kampo ng dating presidente. Sagot ito sa reklamong isinampa ng mga kaliwang si Castro laban sa dating pangulo. Kaya umaga pa lang, hataw na sa mini rally ang diehard Duterte supporters. Ang iba sa kanila mula pa ng Visayas at Mindanao. Bitbit ng grupo ang mga placard na may katagang Protect Sara, lalo na't matindi ngayon ang pamumulitika kay Vice President Sara Duterte. Nandito lang kami para magbigay ng suporta sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa hinain na kaso laban sa kanya. Hinahangaan ko siya noon pa, kinampanya ko siya. Ngayon lang ulit nagkaroon ng paggalaw ang Duterte supporters. Sa adang grupo, milyon-milyon sila sa buong Pilipinas na nagmamasid sa performance sa kasalukuyang pamahalaan. At ngayon may pitik ang dating Pangulo sa pagkasta ng pera sa kamera ay open the books ang hamon nila sa mga kongresista. So bilang isang public servant, karapatan namin na malaman kung saan napupunta ang pera ng kabanang bayan. Siguro, sinasound off lang nila yung panawagan ni Pangulong Duterte na magkaroon ng transparency sa gobyerno. Umaasa ang supporters na hindi patitinag ang dating Pangulo sa pambibira ng mga makakaliwa. Buo rin daw suporta nila kay VP Sara ano man ang mangyari. Kaya idagdag ko lang, mga kaabayan, siya nga pala si FPRRD ay hindi naman po sumipot for the second time, mga kaabayan. Hindi sinipot si Franz Castro. So anyway, jump naman tayo sa next na usapin. Pag-uusapan natin si Ruben Padilla, mga kaabayan. Ito pong plano niya sa gusto niyang palagdagan po yung bilang ng mga senador at pati po yung term ng mga senador, mga kaabayan. Alam niyo dito sa plano po ni Ruben Padilla, medyo hindi yata nag-iisip itong si Ruben Padilla, mga kaabayan. Kasi nga, di ba, currently, meron tayong 24 po na mga senador. So kung i-times to yan, na times to, siya nga pala, dagdagan rin po ng 20 lahat ng mga senador. So madagdagan rin po yung, ano, yung ibabayad natin sa mga senador, mga kaabayan. Di ba, ang mamahal na nga ng, ano, ng mga sweldo or ang taas na nga ng sweldo ng mga senador, gusto bang padagdagan ng another 20 lahat ng mga senador ni Ruben Padilla, mga kaabayan? Di ba? Sayang na sayang yan. Bakit, Sir Ivan? Kasi yung ibang mga senador, hindi naman sila ganun ka-active, mga kaabayan. Tsaka tingin ko sa iba, parang hindi talaga maganda eh. Kahit hindi lang po galing sa akin, kahit yung ibang mga observer, yung ibang mga senador, hindi naman ganun kaganda ang ginagawa nila ng mga batas, mga kaabayan. Well, hindi lahat ha, hindi lahat. Meron lang po. So for more details, let's watch this. Sinusulong ni Senador Robin Padilla na gawing 54 ang bilang ng senador sa Pilipinas. Ang presidente at vice-presidente naman gusto niyang ihalal ng magkasama sa isang ticket at may re-election. Saksi si Mab Gonzales. Presidential bicameral pa rin, pero dadagdagan yung Senado. Papalitan lang yung termino. Dadagdagan lang yung termino, may re-election lang. Ilan nito sa mga balak ng chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments sa itinutulak niyang charter change sa Senado, bukod sa national senators na pwedeng magkaroon ng 2 sunod na termino na may tig-8 taon, gusto niya ring magkaroon ng 30 regional senators na pwede ang 3 sunod na termino na may tig-4 na taon. Sabi niya,
bukas na bukas siya na madagdagan ng senador. Kaya na gusto niya magkaroon ng ano ng maging regionalized. Kaya ako naglakas loob. Maliban diyan, gusto namin na sana yung presidente at vice president hindi na tayo naghahalal ng hiwalay. Dapat lagi tayong maghahalal ng magkasama na talaga sila sa ticket. Pero hindi tulad ngayon na limitado lang sa isang termino, pwede silang tumakbo sa dalawang magkasunod na termino. Gayunman, hindi na anim, kundi apat na taon na lang ang isang termino. Sa panukala, hindi na maaaring tumakbo sa ibang posisyon ang isang pangulo. Hanggang tatlong sunod na termino pa rin ang ibang local officials, pero may tiga-apat na taon na. Balak sana yung gawing epektibo sa mga mananalo sa 2028 elections. Pero para sa transition, hindi na pwedeng tumakbo bilang pangulo ang kasalukuyan at mga dating pangulo. Gayon din ang mga senador na nasa huli nilang termino at mga kongresistang nasa ikatlo na nilang termino. Mas tutok na nga sa politika ang sinusulong ni Senador Robin Padilla, hindi tulad noong Marso nang itulak niya ang pagbabago ng economic provisions ng konstitusyon tulad ng pagpayag na magmay-ari ang mga dayuhan ng lupa sa Pilipinas kung mag-i-invest sila rito. Kahapon lang inihain ni Padilla ang bagong resolution of both houses of Congress No. 5 na magpapagulong ng tsatsa sa Senado. Pero nag-iikot na raw sila sa buong bansa para ipaliwanag sa tao ang balak na tsatsa. Nakikipag-usap din daw ang PDP laban Duterte wing sa paksyon ng PDP laban ni Senador Coco Pimentel na nagsabi ng payag lang siya sa tsatsa kung tututok sa federalismo at hindi sa pagbubukas ng ekonomiya lalo sa mga dayuhan. Sinabi ko na kagad yun na lalapitan ko na yung mga dating PDP. Wala namang problema kay PRRD. Para nakakaya naman, very self-serving naman. Malamig ang pagtanggap ni Senator Aimee Marcos sa panukala sa Senado na term extension sa ilang opisyal ng gobyerno, kabilang na ang mga senador. Sa inihaing resolusyon ni Senator Robin Padilla, gagawin ng 54 ang mga senador, kung saan 24 pa rin ang national senators na may 8 taong termino at papayagan ang dalawang magkasunod na re-election. Habang ang 30 ay magiging regional senators na may 4 taong termino at papayagan ang hanggang 3 magkakasunod na termino. Nakaupo kami, papa-extend kami hanggang forever. Huwag na, kakaya! Para sa presidential sister, matagal nang walang boto ang tsatsa sa Senado. At bagaman marami umanong dapat baguhin sa saligang batas, hindi anya ngayon ang tamang panahon para rito sa dami ng problemang kinahaharap ng bansa. Ako mismo, no, hindi ko ipagtatanggol yung Aquino na konstitusyon. Siyempre, Marcos ako, maraming provision dyan, talagang sinasabi, pagbibigante, paninigurado na wala ng Marcos na uupo, may mga ganon, nahaka-haka. So, manggagaling sa akin na ipagtanggol yung konstitusyon, parang ang labo. Pero ang totoo, hindi talaga napapanahon. Naniniwala rin sa Senator Cynthia Villar na mahihirapan sa Senator Padilla na isulong ang pag-amienda sa political provisions ng saligang batas. Medyo mahirap yun sa Senado. I think he will have a hard time, but we'll see. Marami siyang ideas. Tayo, matagal na tayong senador, pamilya namin. You don't do something na ayaw ng tao as a policy. So we will see if the people will accept it. Bagaman pareho lang may magsusulong ng tsatsa sa Senado at Kamara, naniniwala pa rin si Senator Villar na hindi magiging madali ang muling pagtulak sa panukalang amyenda sa saligang batas. Tingin niya, hindi lang ang economic provisions ang magagalaw kapag muling pinag-aralan ng konstitusyon. Pagbukas mo niyan lahat, tatamaan niyan. Siyempre ang Senado, hindi kami sa charter change kasi hindi naman gusto yan ng ating general public. It has been noted in all the research na ayaw nila ng charter change. Basta ayaw ng tao, ayaw ko. Naghayag ng pag-alinlangan ang ilang senador sa isinusulong na charter change sa Kamara. Kasunod ang pag-anunsyo ni House Speaker Martin Romualdez na posibleng isusulong nito ang charter change sa susunod na taon, ay umani ito ng reaksyon mula sa mga senador. Si Senator Aimee Marcos, chairman ng Committee on Electoral Reform sa Senado, sinabi lamang ang unang nabanggit ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ani Aimee, hindi napapanahon sa ngayon na talakayin ang charter change dahil marami pang problema sa bansa ang dapat na pagatutukan. Ang kulit naman! Talagang sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin.
Kinestyon rin ng senadora kung bakit pinagpipilitan na isulong ang Chacha kung dalawang beses na itong ibinasura. At nang tinanong naman kung bakit paulit-ulit na lumulutang ang pagsusulong ng Chacha, ay sinabi ni Amy na posibleng may nangangambisyon ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Bakit may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente? Sa isinusulong na Chacha ni Speaker Romualdez ay may layunin itong talakayin lamang ang economic provisions ayon sa kanya. Pero para kay Senator Coco, dapat na rin isali ang political provisions. Nilinaw rin ng Batikang Senador at dating chairman ng Electoral Reform na kung sa isusulong na charter change ay ang mga kongresista lamang ang mananatili sa kapangyarihan, ay marahil agad na itong tututulan ng mga senador. Bad timing ang nakikita ko rito, no? Yung pagpapalit o pagsusog ng ating saligang batas, kinakailangan niyan in particular, tignan natin ano yung magiging epekto nito sa political stability, economic stability, no? Kasi ito yung key points na nakikita ko eh. Bakit kailangan natin pumasok sa isang pagsusog or charter change, no? At this juncture, considering na mas malaki yung negative impact nito at this point in time. Bakit? Mismo sa pag-amin ni Speaker Romualdez, Jade and Admar, na tapos na raw ang legislative agenda ni Pangulong BBM. In other words, natupad at naayos. Ngayon, kung natupad at naayos na ang legislative agenda ni Pangulong BBM, bakit ka papasok doon sa pagsuso at amyendahan mo ang saligang batas? Kasi yan, mag-create na ng certain unpredictability. In fact, yung sinasabi mo na gusto mong mag-create, halimbawa, or baguhin mo yung mga provision for purposes of inviting foreign investments para maka-impact ng economic growth, eh baka magkaroon pa ng negative effect yon, no? Why? Kasi merong issue ng stability. Eh bago pa lang si Pangulong BBM eh. So, kung naitulak natin nang masino at mahusay ang legislative agenda ni Pangulong BBM, hayaan natin itong umusbong. Hayaan natin itong lumago in the bedrock of stability. Na ang ibig ko sabihin, yung saligang batas natin, as it is right now, yan yung bedrock ng Philippine democracy at yung governance for decades. No? Yan ang nangyayari at this point. So, yung magiging epekto nito, ang nakikita ko rito ay magiging divisive ito. That's number one. And introducing a charter change at this juncture will and can potentially lead to social unrest. Kasi magiging detrimental ito, Jade and Admar, to both the economy at saka yung mga day-to-day lives ng ating mga mamamayan, no? So yung political ramifications nito, if you recall, we are now papasok tayo sa midterm elections, no? Lagi na lang itong pumapasok itong chacha or charter change, no? Nakikita ko pa nga ito sa mata ng mga mamamayan, baka ito ay masilip at makonsidera na a form of power grab. Kasi meron mga panukala eh, extending term limits, yung pagkawala ng centralized power or yung halimbawa yung panukala ni Senator I think Padilla or nagkaroon siya ng panukala regarding yung change ng tenure, no? So ito ay nagre-create ng unnecessary perception, no, that can lead to political unrest at kawalan ng tiwala in government institutions. So hindi ito napapanahon. Kasi yung prosesong ito, alam mo, Admar and Jade, basically, is politicized. At nakikita ko ito, it is politicized, what? To benefit a particular certain groups or political groups or individuals, and at the same time, undermining itong democratic principles. Ngayon, sa usapin naman ng prioridad sa ekonomiya, makikita natin dito, you know, at this point, we are facing, the Philippines is facing numerous economic challenges. Yung pagdaraho, yung poverty, at this point, mataas pa rin yung rate ng unemployment.
And kahit na yung tinatawag natin, tinutulak natin na infrastructure development and needs, no? So, kapag ikaw ay nag-focus sa charter change, despite the fact na ito ay nabanggit ko na kanina na highly divisive, yung attention mo ay may da-divert. Kasi imbis na naka-focus ka dito sa economic development, halimbawa, you divert the attention at pati na yung resources from yung pressing issues, economic priorities, slowing down necessarily yung nakikita nating economic reforms and legislative agenda na nabanggit na ni Speaker Romualdez na natupad na. So, yung development initiatives, nilalagyan mo yan ng fence and it will definitely slow the economic growth. Yung agam-agam na nakikita ko, no? Yung potential for misuse. Kasi may risk na yung proseso ng charter change ay pwedeng ma-misuse for personal or political gain instead na maging beneficyo ito sa sambayanan, no? So again, ang nakikita ko dito, mas maglilid pa nga ito to corruption and panghihina or weakening of our democratic institutions. So dapat matuto tayo sa lessons, historical lessons. Iko-correct ko lang si Atty. Valera Makaabayan kasi nga parang hindi yata siya updated. Ito kasi yung problema na kung saan yung nanood ka lang sa isang side, Makaabayan, hindi mo tinitingnan yung update po ng gobyerno natin or hindi ka nanood doon sa mga government po ng mga platforms. Sinabi niya kasi na yung unemployment rate daw sa Pilipinas mataas pa rin daw, Makaabayan. Hindi ba niya alam na bumaba na po? Maganda na po yun, no, yung takbo ng ano ng employment rate sa Pilipinas. Bagong survey ngayon na or not just a survey, it's a report talaga from PSA na bumaba na po yung unemployment rate sa Pilipinas. 'Di ba? Ibinalita ko yan dito, Makaabayan. Ang problema kasi na iba mga DDS na mga supporter kasi si Atty. Valera, DDS supporter niya, Makaabayan. Isang side lang kasi ang kanilang tinitingnan. Sana panoorin na po nila yung update rin po ng PSA, ng gobernador natin, yung iba, para para masagot naman natin at para maibalita natin ng totoo yung totoong estado po ng Pilipinas, Makaabayan, di ba? Asa nakita ko rin po doon sa sa statement na ilabas po ni Senator Aimee Marcos na kung saan nagustuhan ko talaga itong attitude po ni Senator Aimee Marcos, Makaabayan. Di ba yun ang plano po ng charter change dyan sa Kamara ay kanyang pinsan? Pero at least ipinakita dito ni Senator Aimee Marcos na hindi siya boto kasi pati rin po si PBM ay hindi po boto sa charter change, Makaabayan. Sinupalpal niya itong Speaker Martin Valdez. Ang nagustuhan ko kasi dito ni Senator Aimee, ibabalansin niya yung issue, Makaabayan, at sasabihin niya kung ano ang totoong estado, Makaabayan. Diba? So, dyan nakuhanga talaga kay Senator Aimee Marcos. Okay, so, jump naman tayo sa next topic na kung saan pag-uusapan pa rin natin si Senator Robin Hood Padilla, Makaabayan. Na kung saan tukol naman dito sa plano po ni Senator Risa Hontiveros na magkaroon dito by next year, I think January 23 ba or 24, na paimbisigahan dito si Pastor Kibuloy, Makaabayan. So, Senator Robin Hood Padilla, tutol sa dito sa gawin po na Senate Probe kay Pastor Kibuloy. At para maintindihan natin yung balita, let's watch this. Didinggin ng Senado ang mga insidente ng umano'y kaso ng pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy sa susunod na taon. Pero si Senator Robin Padilla tutol dyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kaso ng Amerikano yun kay Pastor, paano? So ano yun, parang ICC din. Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan, ganun ba? Ganyan tinutulan ni Senator Robin Padilla ang panukala ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na imbestigahan ang mga umano'y kaso ng pag-abuso sa religious group na Kingdom of Jesus Christ o KJC ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa inihaing resolusyon ni Hontiveros, gusto niyang siyasatin ng Senado ang mga reklamo ng human trafficking, sex na nangyayari umano sa KJC. Wanted si Kibuloy ng Federal Bureau of Investigation sa Amerika para sa patong-patong na reklamo kabilang na ang sexting by force. Sabi ni Padilla, hindi raw dapat yan ang maging basihan ng inihihirit na Senate investigation.
Pero sa resolusyon ni Hontiveros, binanggit niya na may mga humingi ng tulong sa kanyang opisina at dito raw sila sa Pilipinas mismo na biktima. Sabi ni Padilla, dapat siya sa atin ang maigi ang mga ipepresentang witness. Kailangan natin imbestigahan yung mga witness kung sila ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, ang tagal naman ninyong nanonood na rin ng hearing dito. Kokonti ang witness na nagsasabi ng totoo dito. Ang hirap na rin maniwala dito. Magsasabi ng statement ngayon, kinabukasan, iba na yung statement. Oo, oh, siyempre. Kailangan kong ano yun. Kailangan kong mag-participate doon at tingnan ko kung saan galing yung witness na yan. Itinakda ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang pagsisimula ng public hearing sa mga aligasyon laban sa KJC sa January 23, 2024. Bago pa inilabas ang schedule ng investigasyon na una nang nagpahayag ng suporta dyan si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Yes, kasi yung kay yung sa Socorro na link yun sa in aid of legislation. For as long as it's in aid of legislation, it's not about solving a crime. Kasi mahirapan kami yun if we are to solve the crime. Sinagot din ni Pimentel ang buwelta ng abogado ni Pastor Kibaloy na si Attorney Ferdinand Tupasio na pamumulitika o panggigipit lang sa pastor ang mga aligasyon sa kanya. Yung politika, makikita lang yung sa tenor ng investigation. Kung makita namin naman natin na it's always in aid of legislation, hindi na po politika yon. We will just keep reminding ourselves that the investigation or the hearing is in aid of legislation. So yung mga anti-violence natin on women, proper treatment of minors, human trafficking, yung mga laws na yun ang parati nating iisipin. Sa ngayon, hindi pa masabi ni Pimentel kung haharap si Kibaloy sa Senado. Hintayin na lang natin yun. Pero he cannot use the FBI wanted list kasi doon yun sa Amerika. He's free to move around the Philippines. So, walang problema doon. Nagdududa na si Robin Padilla sa mga maharap daw na testigo yan po sa Senado. Okay, nasa kanya yan. Kung yan ang kanyang pananaw. Pero at least yung tanong, nasagot niya, magpa-participate din siya. Ayun, kung tutuloy. At tutuloy naman po yung hearing. May mga ibang sinabi niya, kaya ang putol-putol na sinasabi niya isa sa mga dahilan daw kaya ayaw niyang mag-imbestiga rito, parang kung siya daw, parang tingin niya baka daw katulad din ng ICC ito. Dahil si Kibuloy nga daw, mayroon ng kaso sa Amerika. Si Senator Padilla, magkaiba po yun. Iba yung complainant di umano na nandun sa Amerika. At iba rin yung complainant na nandito sa Pilipinas. Sa Amerika at dito, may mga ganyan po mga report against Kibuloy. Yan ang iimbestigahan. Dahil si Kibuloy, Pilipino. Si Kibuloy, taga Davao. Yung kanyang relihiyon, naka-base sa Davao. Mga Pilipino, yung complainant. So, sakop ng Senado. Yung nasa Amerika, ibang kaso yun. Ibang issue yun. Ganon din, pero iba yung complainant. Malay natin, hindi lang Pilipino ang complainant. Baka may Pilipino na, may mga ibang lahi. Di ba? Kasi sinasabi nga sa report, marami daw yung di umano ay biktima. Ayun. So, ayan po. Si Padilla, by the way, ay member ng Committee on Women's and Child Protection, something like that. Yun ang pangalan ng committee mag-iimbestiga. Actually, yung mga nabagin niya dyan, ang mga member niya, committee niya, si Dinay, si Pia Caetano, si Cynthia Villar, mga babae, no? Si Padilla, si Bato. Basta mayroon pa ho eh. Actually, ang tingin ko, observation ko lang, yung akong mga member ng komite, mga malalapit kay Kibuloy, sana ay mga ibabaw ang katotohanan, hindi yung pagkakaibigan. Kasi kung talagang may biktima at may complainant, may justisya ang kailangan nun. In aid of legislation, aalamin kung may nilabag na batas o kung may kulang na batas, gagawa ng batas. At saka mag-recommenda before DOJ o NBI o kung saan man ng mga pagpapail ng kaso kung mapatunayan na may mga ebidensya against Kibuloy. Okay, yan ang pinag-uusapan. Mm-hmm. Alam nyo ito, hindi birong kaso ito pero napupolitika at mapupolitika. Kasi nga po yung mga member ng committee identify na malalapit kay Kibuloy. Ang tanong ngayon, ito bang mga senador na ito yung magiging independent? Saan ba sila pababor? Yung style na lang ang style ni Robin Padilla ngayon na kanya daw iimbestigahan yung complainant. Yung testigo. Eh di ba dapat ang iimbestigahan ay yung akusado?
at gagamitin sa investigasyon ay yung sinasabi ng complainant. Di ba ganon? Ako hindi ako investigator, pero media ako, alam ko yun. Pag nag-imbestiga, ang iimbestigahan mo yung suspect. Base doon sa complainant. Base doon sa reklamo. Eh, sabi ni Robin Padilla, kanya daw iimbestigahan yung complainant. Yung reklamo kung totoo. Iba yung investigasyon kaysa aalamin. Dapat ang ginamit na lingwahe ni Robin Padilla, aalamin ko yung mga testigo kung kapanipaniwala. Then iimbestigahan natin yung inaakusan. Dapat ganun, Senador. E ba't sinabi mo baliktad? Iimbestigahan mo yung complainant? Dahil marami raw nagsisinungaling ng complainant. Eh hindi investigasyon ang kailangan sa complainant. Pagsusuri sa sinasabi at susumpa ang salaysay. Ang iimbestigahan, akusado. Tanong mo nga sa polis, ikaw naman Robin, no? Tanong mo nga sa polis, yung pinagsasabi mo kung tama. Ako para sa akin, baligtad yung sinasabi mo. Anyway, senador yan eh. Eh ginawa niyo senador yan, di bahala ka. ako hindi ko binoto yan. Hindi naman personalan ito, isa lang. Papakatotoo lang. Hindi naman ako, hindi ko talaga siya binoto, pero senador ng Republika, ayun ang senador ninyo. Yan ang senador natin kasi senador na siya ngayon. Balik. Imbestigahan complainant. Hindi ah. Kung wala kang tiwala sa complainant, eh di walang kaso. Kung wala kang tiwala sa complainant, eh di dismiss ang kaso. Or wala kayong makukuhang ebidensya. O di ganun yun. Pero yung mag-uumpisa pa lang, iimbestigahan mo na at pinagdududahan mo ng complainant, ano yun? Saan papunta ang investigasyon kung nagdududa ka sa complainant o wala kang tiwala sa complainant? Ang pinag-uusapan dito, Senador, hindi sampalan. Hindi bubugan. Rape, child abuse, pang-aabuso umano sa mga bata, pang-aabuso sa kababayan, sa kababaihan, pang-aabuso sa kalalakihan, kababataan, di umano sinasaktan. Yun yun, Senador. Talaga lang. Anyway, sige. Eh, Senador talaga siya. Ginawa niyo, Senador, kaya napipilitan ako tuloy magpaliwanag. Okay, so idagdag ko rin po sa balita, mga kababayan, tungkol rin dito kay Senator Robin Hood Padilla, na kung saan, di ba, alam mo natin na marami nang umalis dito sa grupo ng PDP Laban. The other day nga, mga kababayan, another 4 yata yun na umalis po sa grupo at saka lumipat doon sa Lakas, mga kababayan. So siya po ngayon nanawagan si Senator Robin Hood Padilla. Nanawagan siya sa grupo ng PDP, sa grupo doon ni Bongo, padre po kay Coco Pimentel, na dapat daw magkaisa ng lahat. Kasi ano, parang sa tingin ko, mga kababayan, feeling niya na humihina na talaga sila. At kitang-kita naman natin na unti-unti nang humihina po yung PDP Laban. Before ko ibigay sa inyo yung aking opinion, mga kababayan, babasahin ko lang muna yung balita na kung saan magkaaway na grupo sa PDP Laban pagbabatiin ni Ruben. Sabi to sa balita, edit ko lang, mga kababayan, sabi ni Padilla, tinutulungan siya ng Go para makipag-usap sa kampo ni Pimentel. Sabi niya, lalo ngayon, kasi kawawa na tayo. Kawawa na daw, mga kababayan. Kawawa ang Pilipinas pag di tayo nakasundo-sundo. Kahit mga political parties sa cha-cha. Sabi ho yan ni Robin Hood Padilla. So, nararamdaman niya, mga kababayan, na humina na talaga yung grupo nila, yung PDP, ang grupo rin po ni Bongo. Kasi kapag hinahayaan nila na ganyan, mga kababayan, na kung saan unti-unti na silang nilayasan ng kanilang mga grupo, mas lalo sila ditong hihina, mga kababayan. So, naramdaman niya po. At sana dito'y nagmamakakabayan awa na sa kabilang grupo. Okay, so before mag-jump po sa ating next topic, pag-uusapan natin, mga kababayan, si PBBM at saka si BP Indesara. Kasi nga si, I think nakita niyo po yung balita saka during po sa departure ni PBBM. Papunta kasi si PBBM doon sa ano, sa Japan, mga kababayan. Mag-attend siya ng summit or ASEAN summit ho. And right at this moment, nandun na po si PBBM sa Japan. Hinanap kasi si BP Sara kung nasaan daw, mga kababayan. Kasi during po sa departure ni PBBM, hindi ho natin nakikita. So before that, shadow man natin si Ma'am Gina Orpelia, Rosa Gonzaga, Lito Ocampo, Maite Baisa, Lynn Gonzalez, Tinkabel, Rose Guy Barra, Rosario Estoche, Angie Miranda, Biyahe ni EJTV, Ryan World Begins from Virginia, USA. Shout out daw kay Ma'am Carclia, Sissy Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Lentec, Power 4 Sim, Tita S, Aiko, Pax, JZC, Elzar, Caitlin, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfi, Tatay Emig, and Tatay Jackfords and Jackfords Family. Hi to Ashen, Estela Ribaserna, Joseph
Magalyon and Ma'am Evelyn Garcia. Okay, papakita ko lang sa inyo yung picture, mga kababayan, na kung saan hindi natin nakita po si VP Sara. Hinanap ngayon ng mga Maka Marcos. Pero to be fair po, nakita ko si VP Sara, andun siya nag-speech sa isa po sa mga eskwelahan, mga kababayan. At saka ang kanyang kasama, mga teachers po. So that is para fair na po tayo ito sa ating pagbalita kasi hinanap lang, mga kababayan. Okay, so before ko ipapakita sa inyo yung balita sa departure po ni PBM, napansin kasi ni PBM na kung saan sumisikat ngayon si Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Sabi nga dito ni PBM kasi napansin niya na most of the sa mga TV ngayon, sa mga news outlet, doon sa mga iba pang mga platforms, halos mukha na ni Speaker Martin Romualdez ang kanyang nakikita, mga kababayan. Napansin na po ni BBM. At para meron tayong ebidensya, let's watch this. Thank you, Secretary Benjocno. Please take your seats. House is the only person we see on television anymore, Speaker Martin Romualdez. Your life is not exciting enough. You have to find other pursuits to keep you occupied. Members of the cabinet who are here now, Pasay Lone District Representative Antonino Calixto, and of course Pasay City Mayor Mayor Imelda Calixto Rubiano, the AFP Chief of Staff General Romy Browner, PMP Chief General Benji Acorda, Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu, and of course First Lady Lisa Araneta Marcos. I had to make sure to get that right. My fellow workers in government, good afternoon. I embarked today to Tokyo to attend the commemorative summit celebrating the 50th year of ASEAN-Japan friendship and cooperation at the invitation of Prime Minister Kishida Fumio. This last ASEAN-related summit for the year presents an opportunity to once again affirm the Philippines' position on current international issues and advance Philippine interests. It is also an opportunity to welcome the conferment of comprehensive partner status to Japan, ASEAN's trusted and reliable partner in peace, economic development, and community building for the past 50 years or so. The commemorative summit will feature three sessions, each with a particular focus within the ASEAN-Japan framework. The first session will take stock of Japan's contribution to ASEAN's community building efforts, as well as Japan's consistent support for ASEAN centrality and the rules-based international order. The second session will feature heart-to-heart partnership across generations. We will recognize Japan's commitment and steadfast initiatives in promoting friendship and camaraderie amongst the peoples of ASEAN and Japan, to include the Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youth program. I will highlight that the Philippines has a long history of cultural exchange through the Genesis program and has been one of its largest beneficiaries, welcoming Japan's young people while sending our own since 2007. The last summit program will be on co-creation of economy and society of the future, and I will bring the Philippine economic team led by Secretary Fred Pascual to participate in those talks. I will highlight that the ASEAN-Japan relationship has inexorably evolved and progressed over the past five decades, particularly in shared commitments towards peace and security, trade and investment, food security, climate action, energy security, supply chain resilience, infrastructure development, and now connectivity. I shall reassure ASEAN member states and Japan that as a permanent country coordinator for ASEAN-Japan economic relations, the Philippines will always continue to shepherd
ASEAN initiatives and projects with Japan not only to co-create a region of economic prosperity, but also an inclusive society that is ready for the future. On the heels of the ASEAN-Japan Summit will be the Asia Zero Emission Community, or AZEC, Leaders Meeting. And I will apprise the AZEC partner countries of the current Philippine initiatives towards promoting a clean energy transition. We will highlight our experience in promoting clean energy projects, such as the first wind farms in Southeast Asia in 2003 during my term as Governor of Ilocos Norte. I will thus invite AZEC partners, Japan included, to invest in the Philippine renewable energy industry to achieve not only the intentions of AZEC, but also the overall goal of the Paris Agreement. This administration will see to it that our constructive engagements with ASEAN, our external partners and stakeholders, will continue to best serve our national interests, inasmuch as we promote the regional interest of peace, security, and prosperity for the well-being of the Filipino people. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang hapon sa inyo at Merry Christmas and a Happy New Year. At yan po at yung mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon ko, salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng kapayapaan at biyaya. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad, gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang mas